Second hand car ba or brand new car ang need mong bibilin? Siyempre ngayon pinapalot mo ito dahil may pera ka na or malapit ka na dun sa ipon mo para makabili ka ng first car mo. Kaso nagtataka ka, brand new ba or second hand? Ano bang mas lamang? Ano bang mas maganda? As a 23-year-old entrepreneur na earning 7 to 8 figures net income every month at meron na akong tatlong kotse, siguro naman medyo may authority naman ako magsabi sa inyo kung ano ba dapat ang bibilin mo. Pero bago mag-start, subscribe ka na naman dyan, madali na namang pindot eh, di ba? Hirap ka na pa gumawa ng content, hindi ka magsasubscribe. Jokes aside, so bibigyan ko kayo ng 5 points, ano bang pipiliin natin? Brand new or second hand? Game number 1 is magkano? Malamang sa malamang, brand new car is mas mahal kaysa second hand car. Kaya nga iba, second hand na lang bibiling ko kasi mas mura. So in short, mas mahal talagang brand new. Pero para sa akin, bibigyan ko ang 1 puntos ko para kay second hand car. Kasi one time, meron ko kilala na bumili siya ng kotse worth 1 million pesos. Brand new, bagong labas, sangasa. And bigla nagbago yung isip niya, gusto niya bumili ng ibang kotse. Binenta niya. At makita niya sa marketplace, mga kagaya niya is 30% lower doon sa brand new price. So in short, yung 1 million niya is naging 700,000 na lang. Now, doon niya is less than 1,000 kilometers lang. Isipin niyo yun, bumili siya ng 1M, nabenta niya ng 700,000. Na less than 1,000 na lang yung auto. Kung ako, bibili ko yung 700,000 kasi pag bumili ako noon, diretso na agad kasi ng 30% lower doon sa market value niya ngayon. Ganon palagi dito kahit sa ibang bansa or sa Pilipinas ka. Basta pag binili mo ang isang bagay na brand new, 30% kagad ang mababawas ang value sa kanya dahil may first owner na siya. Baka mayroong magsasabi sa inyo, bakit ikaw Coach Franklin, yung Geely mo, binili mo yung sa asa, bakit hindi ka nalang bumili ng second hand car? The reason is, wala pa second hand car nun eh, na Geely. Wala pa kami nakakita ng Geely na 2022 na Geely Okavango Urban Plus na nakita namin sa marketplace. Wala pa nagbebenta nung panahon na yun. At ayun yung reason kung bakit namin kinuha yung brand nyo kasi no choice kami at binili namin yun in full cash. Pero kung may pagkakataon na ako bumili ng second hand na lang. Hindi purkit second hand car, marami na sira, mahirap na yan. Lagi nyo titignan yung odo at lagi nyo titignan yung makina kung maayos ba or hindi. Kaya ang isang puntos ibibigay ko kay second hand car. Game number 2 natin is flex. Siyempre, mas ma-flex mo ang brand new kaysa sa second hand. Pero kung get me wrong, hindi masama ang second hand car. Pwede mo rin isya i-flex ako. Yung Camaro ko is second hand siya, pero hindi naman dahil second hand, hindi ko na kailangan siya i-flex or wala namang hahanga sa akin. Ang punto sa ito is ibibigay ko kay brand new car dahil marami talaga na nagdi-discriminate na second hand car. Pag sinabing brand new kasi, mas ginaglorify ng mga Pilipino yung mayroong brand new car kaysa sa mga second hand car. Kaya yung punto sa to sa flexing is kay brand new car. Game number 3 natin is reliability. Ano ba mas reliable? Second hand car or brand new car? At sino ba yung masisira na mas maaga? Ang bibigyan ko ng puntos kung ano mas reliable na kotse is parehas. Bibigyan ko ng tig-isang punto si brand new at si second hand car. Dahil wala naman sa kotse yan, nasa gumagamit yan. Kung binili mong kotse is brand new, pero tataka ka, hindi mo pinapa-change oil, hindi mo inaalagaan, hindi mo pinapahanginan, hindi mo pinapa-carwash, mas mabilis siya mag-de-appreciate kaysa dun sa second hand na inalagaan talaga na maayos. Kaya wala yan sa brand new or second hand car kung ano mas reliable, nasa tao yan na gumagamit. So tig-isang punto si brand new at si second hand. Game number 4 is insurance. Saan ba mas mahal insurance? Sa brand new ba or sa second hand na car? Ang ibibigay kong punto sa to is tig-isa pa rin sila. Tig-isang punto sa brand new, tig-isang punto sa second hand. Hindi mo kasi masasabi kung mas mahal ba yung insurance sa brand new or sa second hand. Nagdedepende yan kung gano'ng kamahal yung kotse mo. Malamang sa malamang, kung second hand car, sinasabi mo mas mura ang insurance, mali ka doon. Isipin mo, bumili ka ng brand new pero Toyota Vios. Second hand car pero Lamborghini. Sa tingin mo, ano mas mataas na insurance doon? Siyempre, mas mataas na insurance yung mataas na value na kotse.
doon lang didepende mga insurance company kung magkano siya. So hindi yan didepende kung ano mas maganda. Didepende pa rin yan doon sa kotse na kukunin mo. Kung mas mahal ba? Siyempre mas mahal na kotse, mas mahal din insurance. Mas murang kotse, mas murang insurance. Kaya makita nyo, yung mga murang kotse dyan, is halos lahat sila may insurance dahil mura lang kasi ang bayad nila sa insurance. Pag yung mga Lamborghini, Ferrari, Mustang, Camaro at mga ibang mga sports car dyan, mahal ang kanilang insurance dahil mahal ang kanilang pagpapagawa, replacement at ng service ng mga kasa ng mga brands na car na ito. Kaya ting isang punto sa brand new at sa second hand. So ito ang last game natin, malalaman natin kung sino panalo. Latest features ng mga kotse. Ano bang mas magandang latest features ng sa brand new at sa second hand na kotse? Ang mga model na ng mga nasa kasa is mga sa 2022-2023, minsan advance pa sila. At yung mga second hand is wala pa mga second hand na yun dahil kakalabas lang yun sa kasa. So sa mga kasa na yan, lahat ng mga sa showroom nila is mga latest model or mga latest year na nila lalabas nila ng mga kotse. At yung mga second hand cars, wala silang ganun kasi kakalabas pa lang nga sa kasa, syempre wala pa sa second hand yun. Kaya pagdating sa mga technology is magugustuhan ko yung brand new. At ang panalo ngayon is yung mga brand new. Pero magdidepende pa rin yan sa iyo. Dahil kami, ang partner ko is meron kaming tatlong kotse. Yung isang kotse dun is brand new. At yung kotse na yun is yung Geely o Kavango. Yung second hand car namin is yung Civic at yung Camaro. At kung ako pipiliin, in my personal opinion, mag second hand na lang kaysa sa brand new. Sa brand new, syempre, mas mahal siya, pero yung iba na brand new para doon sa monthly installments. Pero hindi nyo ba alam na meron naman monthly installments sa mga second hand car? Pero yung gawin, lumapit din kayo sa mga loaning company. Ang kapalit lang naman is yung ORCR ng kotse. Kumbaga, marami paraan dyan kung gusto mo ng installment, hindi lang naman palagi sa brand new ang meron. So, para sa akin, kung gusto nyo talaga magkaroon ng sariling kotse, this is your first time to have a car, para sa akin is second hand. Kasi sa second hand, matututo ka talaga. Dahil sa second hand, minsan wala silang PMS, wala silang monthly or every 6 months dapat nandun ka sa kasa. Minsan, ikaw lang mismo ang gagawa. Minsan, matututo ka kung yung oil para doon sa change oil mo, ano mas maganda, synthetic o ganyan-ganyan. Synthetic or aesthetic? Minsan ikaw magpapalit ng gulong mo. Kumbaga, doon yung first car mo, alam mo naman yung first car mo na yun, hindi naman magtatagal sa'yo. Yung first car mo na yun, for the experience, para doon sa gusto mong dream car, at least, yun na yun. Ako guys, yung first car ko, Vios, naging Sentra, at naging yun na yung Geely. At least, yung Geely is talagang inalagaan namin. Kaya kung para sa akin, second hand car ang pipiliin ko at ma-advise ko sa mga tao na nanonood ngayon. Huwag na huwag kang bibili ng kotse muna habang hindi ka nagsasubscribe dito kay Franklin Mian. Kaya see you on the next video.